Ito, maganda ding usapin to, mga kababayan. So sa haba-haba ng panahon na ang makabayan block pilit pong sinasabi na ayaw nila sa ROTC. Ano po, mga kababayan? At nandito naman po ang mga batang 90s, mga batang lumaki po at nasubaybayan at naranasan po ang ROTC. Baga para sa atin po ultimo po mismo sa akin. Talagang para sa akin maganda po na maibalik talaga yung ROTC. Para yung mga kabataan natin hindi lelembot-lembot. Saka ano sila, yung utak nila nakapokus po, no? Sa mga problem solving. Alam niyo po 'yon. So ngayon po mga kababayan, ang balita po ito pong si Senator Francis Tolentino ay mas pagagandahin po mga kababayan itong ROTC. Ano po ba ang gagawin? Ano po ang pinaplano niya? Isinusulong po ni Senator Francis Tolentino ang pagkakaroon ng Philippine ROTC Olympic. Ayan. Mas ano yan? Mas yung mga kabataan natin, lalong-lalo na yung mga mahihilig sa sports. Diba? Talagang sasabihin, matry nga ang ROTC. May Olympic din pala dyan. May pampalakasan pala dyan. Lalong-lalo na sa larangan ng basketball. Ang mga Pinoy po, tayo pong Pinoy, kahit na po tayo medyo hindi katangkaran, talagang ang hilig at ang puso natin sa basketball. Hindi matatawaran Napo? So, ito pong iniisip nila na Philippine ROTC Olympics po, layuning makahikayat ang mga kabataan na sumali sa ROTC. O, biruin mo yan. Tapos ano sasabihin ng mga kagaya ni Raul Manuel? Ang ROTC ay delikado. Ang ROTC ay gastos lang para sa gobyerno. Samantalang siya, hindi yata naranasan ang ROTC. Kung ganun-ganun nila, batikusin. Tayo na mismong nakaranas ng ROTC, talagang abot po ang ating papuri. Dahil naranasan natin at nararanasan natin ang naging dulot nitong ROTC sa atin. Di po ba? Sabi ng idol ko, ROTC, ibabala sila sa kanya, sa kanyon. Haha, yun ang sasabihin ni si Raul. Hindi po totoo kasi yun yung mga pinagsasasabihin nila na sayang lang po ang pera ng gobyerno sa ROTC. Hindi po, wala pong katotohanan yun. Bagkus po, malaki pong tulong sa mga kabataan natin. Maging disiplinado. Tama po yan, sabi ni Auntie Kina Lau ng Hong Kong. Maging focus po ang mga kabataan natin. Maging malusog din po ang physical na pangangatawan ng mga kabataan natin. Hindi po ngayon, kagaya ngayon ng mga kabataan natin. Kumbaga, baliktad Yung mga kabataan po natin ngayon, sila po yung mismong palalabasin mo ng bahay. Lumabas ka nga doon, magtatakbo ka. Kumilos-kilos ka naman dyan, nakahilata ka, lagi kang nandyan sa cellphone. So kaya po talagang kapag ka yung nadapuan ng sakit, talagang bagsak ang katawan agad. Dati po, baliktad. Tayo pong mga kabataan nung araw, visit na visit sa atin ang mga magulang natin, ano? Bakit po? Visit na visit sila kasi tirek na tirek yung araw, nagtatatakbo tayo doon. Tirek na tirek yung araw, nasa kalsada tayo, naglalaro tayo, physical. Ano? Simula pa lang 6:00 ng umaga, lalo na pag Linggo, dyan sa Tondo, mga kababayan. 6:00 ng umaga, gising na ako dyan. Talagang umpisa ng mag-almusal Nag-aalmusal pa ako sa gilid. Bakit nakikita ko yung mga kalaro ko? Naglalaro na po sila. Ako naman, yung almusal ko pilit ko nang inuubos para makasali na sa sa laro. Ganun po ang kabataan dati. Talagang ultimo laro, talagang gumagana po ang ating physical na pangangatawan. Ngayon po ang laro ng kabataan, cellphone, iPad, ang gumagana na lang po yung daliri, ganun.
So, ayun, mas talagang mas importante na maisulong at mahikayat po itong mga kabataan natin sa ROTC. Ako, pabor po ako dyan. Lalong-lalo na lalagyan ng Olympics. O, di ba? Mas iisipin nila na, hindi lang pala puro marcha-marcha doon sa ROTC. Kasi yun yung ano eh. Yun yung ipinapakalat nitong mga loko na to eh. Sasabihin, ibibilid lang kayo sa araw niyan. Wala naman kayong matututunan dyan. Hindi po. Ultimo po yung paghawak ng armas kung sakali man na dumating ka sa punto na kailangan mong gamitin talaga para depensahan yung sarili mo at meron ka sa gilid mo. Alam mong gamitin. Di ba? Ganun lang po yun. So, pag nilagyan po ng ROTC Olympic yan, baka magtayo. Uy, naku, sumali tayo ng ROTC kasi merong paliga dun. Oh, merong inter-platoon. Oh, yun, di ba? Inter-platoon, meron dun. O, sali tayo. Para makasali din tayo dun sa basketball na liga. O, di ba? Maganda naman po talaga. At, mas lalong sisigla po ang ating mga kabataan. Hindi po yung pag-dot na lang ng cellphone ang ginagawa sa araw-araw. Nabubwisit na yung mga magulang nila. Wala ka nang ginawa kundi mag-EML dyan. Wala ka nang ginawa kundi mag-dot na lang ng cellphone dyan. Hindi ka na tumutulong sa gawaing bahay, o, di ba? Ganun po yun. Kesa naman doon sa isa, pa-TikTok-TikTok. Kasayaw-sayaw sa TikTok, eh para sa kanya, parang mas gusto pa niya na mag-TikTok na lang kaysa mag-ROTC, di ba? Kasi po malaki ang problema ng mga iba dyan eh. Siguro, posible, baka. Oh. Baka sila po ay matatamaan nung ROTC. Baka may negatibong dulot po sa kanila, sa kanilang organisasyon, ang ROTC. Kaya po pilit sila na kumukontra na maipatupad ito. Ano? Baka naman. Comment down nyo po kung ano yung posibleng maging epekto dito sa grupo ni Raul Manuel at ng Makabayan Black ang ROTC. Bakit ayaw na ayaw nila at sobra silang makabatikos at sobra silang pagsabi na hindi maganda ang ROTC. Ganyan lang po yan. Ako